Natalo pala si MEL TIANGCO sa kanyang petisyon laban sa ABS-CBN dahil sa pagkakasuspindi sa kanya noon. Ha? Tagal ng issue nito. Ha? 1995 pa ito. Sipin ninyo. Ngayon lang na-desisyon na ng Supreme Court. Ha? December 6, 2021. Pero nilabas po ito nitong Miyerkules lamang. Sipin ninyo, nakaraan taon pa ito. Anong pecha tayo ngayon? June 3. Eh ngayon nilabas, ha? Na ayon sa kanila, independent contractor and not an employee. Ah, si MEL TIANGCO raw ay independent contractor at hindi employee ng ABS-CBN. At hindi siya, wala siyang benepisyo na matatanggap at kompensasyon, katulad ng compensation, kahit na merong partial settlement agreement sa pagitan nila ng ABS-CBN. Oh, TIANGCO was suspended by ABS-CBN in 1996. Sinuspindi si MEL TIANGCO pagkatapos na siya ay lumabas sa isang commercial ng sabong panlaba noong 1995. On air and on camera, talents and employees of the network, yun daw on air, kahit na sa harap ng camera. Yung mga talent at employees ng network ay hindi pinapayagan na lumahok sa anumang advertisement campaigns nang walang pahintulot ng istasyong nabanggit, ang ABS-CBN. Itong kasong ito ay unang idinulog ni MEL TIANGCO sa labor o sa National Labor Relations Commission, di ba? NLRC. Hindi ako nagkakamali, ha? At pagkatapos ay sa Court of Appeals, na pinaniga ng Court of Appeals ang ABS-CBN. Oh, petitioner maintains that her monetary claims were not fully settled by virtue, hindi siya binayaran dito. Ha? Binaliwala ng Korte Suprema yung mga yung mga dapat na makuha ni MEL TIANGCO kapalit ng ginawa sa kanyang pagsuspindi. Oh, mga kaibigan, mahaba pang istorya ito pero tayo po ay nalulungkot sa mga ganitong pangyayari. Meron nga ngayon isa si Chari Villa. Ha? Pilala niyo ba si Chari Villa? Baka may mga nakakaalala pa sa inyo. Hindi na kasi siya ngayon active sa media profession. Pero ito ay veteranong reporter sa telebisyon. Natatandaan ko, una kong makilala ito wala pa siya sa channel 2 nasa Channel 13 pa yata si Chari Villa noon Channel 13. Ito veteran journalist ito. Ngayon ito'y binibiktima ng mga troll ngayon, binabash, sinisiraan, binabastos ng mga hayop. Ha? Mga kaibigan, kasi hindi nila kilala, no? Siguro. Wala naman mga iniisip yan Kung ano sasabihin, makapanira lang ng tao. Alam niyo si Chari Villa, walang naging issue akong narinig dyan bilang isang broadcast journalist o journalist, mga kaibigan. Wala naging controversy. At hindi ho yan mahilig sa mga balita
na straight ang kanyang reporting eh. Straight reporting, hindi nagse-sensationalize yan ng mga balita. Hindi kamukha nung isang reporter ng ABS-CBN, mga kaibigan, na natanggal. Pero bago siya natanggal, hindi na siya sumipot. Alam niya, matatanggal na siya. Ha? Inipit niya yung report, ha? Mga kaibigan. So, kilala ko yan. At hindi ko lalang kung kilala niya ako. Ha? Pero siya, kilala ko. Nasubaybayan ko yung kanyang karir. Kaya sabi ko sa inyo, wala pa siya sa ABS-CBN nung araw eh. Kundi ako nagkakamali, Channel 13 siya nung araw. Kasi mas marami, masikat pa 13 nun eh. Kaysa dyan eh, sa 2. Ngayon, yung tatay niya na, nung nakaupo si Cory na yata nun, si Cory, ang presidente. Yung tatay niyan ay deputy ombudsman. Si Ombudsman Bilya, mga kaibigan. Mabait na tao yun. Yun din, walang naging issue laban dun sa matanda. Eh, ang alam ko, pumanaw na yun eh. Yung pong tatay niya ay, paano ko nakilala yun? Yung tatay niya, malapit ang opisina kasi ng ombudsman nun, Tanod Bayan pa yan eh, dati. Diyan sa may malapit sa Kalaw. Ngayon, ang ombudsman nun, si Vasquez eh, yung tatay ni Lenny De Jesus, si Ombudsman Conrado Vasquez. Yung matino rin yun, mga kaibigan. Ewan ko kung yun na yung pa yung ombudsman nun. Panahon ni Cory, tama. Ombudsman Conrado Vasquez, tatay yun ni Lenny De Jesus, dating PMS Secretary ni ERAP, di ba? Ngayon, itong si Deputy Ombudsman Bilya, nakilala ko dahil nasira yung kotse niya. Hindi tumatakbo. Doon, ginagawa yata, ay walang gagawa, mag-isa siya eh. Nakita ko, baka ako si ano yun ah. Si Ombudsman Bilya yun eh. Siyempre, nasa media tayo, familiar sa akin. Tinawag ko yung tatay ko, sabi ko yung si Ombudsman Bilya, nasiraan, no? Wala yatang tumutulong. Ganun ba? Tawagin mo yung driver ko, pinatawag sa akin ng tatay ko. Tinawag ko yung driver para tulungan kasi marunong magkumpuni yun. Na-plat lang yata yung sasakyan. Mga kaibigan, hindi ko na matandaan. Pero habang ginagawa yung kanyang sasakyan, ay inimbita siya ng tatay ko doon sa opisina. Dahil nasa labas lang ng building eh, opisina ng building eh. Di, umasok muna doon. At pinagkapi muna namin habang, sabi, magkapi muna ho kayo para habang hinihintay nyo, para hindi kayo mainitan doon sa labas, mainit. Naka-Amerikana eh, mga kaibigan eh. Ginawa, mabait yung tatay niya, nakilala namin. Mabait na tao. Malalaman mo naman ang tao sa kuwan pa lang eh, sa umpisa pa lang eh. 'Di ba? Nakikita mo yung personality. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Kaya hindi tama, kita ninyo ginagawa ng mga troll. Ito ba ang magdadala ng unity? Hindi. Ito ang lalong maghahati sa mamamayang Pilipino. Tandaan ninyo yan. Kitang-kita na eh. Mga kaibigan, sabi ko nga, ang barometro diyang una, troll. Pag yan troll, tinanggal nila yan, ibig sabihin eh, meron silang posibilidad na magtaguyod talaga na pagkaisahin ang watak-watak nating mamamayan na winatak nitong si Digong nyo, mga kaibigan. Pinaghati-hati tayo, pinaglaban-laban tayo ni Digong nyo. Yan ang nangyari dito, mga kaibigan. Lalo pa nilang i-recognize itong mga hayop na ito.
Isipin nyo, di pa susweldohin pa yan, sigurado yan, mga kaibigan. Kabayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik sa isang linggo ho. Wala lang kung anong araw. Alas 10 din yun ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Katulad po sa ating FB Live, alas 10 ng gabi hanggang kung anong oras po matatapos. Ito po si Percy Lapid. Happy weekends po sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang gabi, Secretary Melnardo Guevara. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na